ang relasyon ni Mian at Jack bilang magkasintahan, papunta na sa exciting part. Pero siyempre, balikan muna natin ang kanilang love story. Nagsimula raw ito sa palengke kung saan si Mian nagtitinda ng gulay, habang si Jack sumasideline ng pagkakakitaan ng pera. Hindi niya alam nang minsang magawi sa palengke, hindi sa mahal ng bilihin siya mahuhulog kundi sa kanyang future mamahalin, si Mian. Nagpadala raw si Jack sa panunukso ng mga kasamahan nila sa palengke. Kaya sinabayan niya ito ng panliligaw kay Mian. Ang old school na araw-araw na paghatid sundo at pagbisita sa bahay ng dalaga, benta raw kay Mian. Kaya naman ang matamis niyang oo, napakyaw ni Jack. At wala pa man silang isang taon, eto't ikakasal na sila. Hindi naman po basis yung tagal po ng relasyon. Yung pong tagal nyo na magkakilala, na nagkakasama po kahit hindi po kayo mag-boyfriend at girlfriend, pero magkakilala na po kayo. Kami po matagal na magkakilala. Natanda natin po kami, kaya naisipan na rin naman namin yung pagkakalay. Pero bago ang The Big Day, mayroong bisperas ang kasal ng mga Batanggenyo. Kabaligtaran sa karaniwan nating nakagawian na hindi muna dapat magkita ang bride at groom isang araw bago ang kasal. Ayan, eto po ang pamilya ng tito ni Mea. Nagdarao sila ng sayawan at sabitan, kung saan everybody's welcome. Pero bago ang kasiyahan, sa Batangas, isinasagawa muna ang lipatan, kung saan ang mga ihahanda at kailangang igayak para sa kasal, dinadala ng buong pamilya ng mamamaysan sa bahay ng binabaysan. Ang minamaysan ay ang pamilya ng lalaki, habang binabaysan naman ang tawag sa pamilya ng babae. Kasama sa kanilang mga dala ang ilang karne ng baboy na ihahanda at ipamimigay sa mga ninong at ninang. Hinahati ang mga karne ng baboy depende sa bilang ng mga ninong at ninang. Sinasamahan din ito ng kalamay at suman na pinagtulungang lutuin ng pamilya ng lalaki. Nagsisilbi itong paalala, ika nga, na hindi sila dapat mawala sa araw ng kasal kinabukasan. Samantalang ang ihahanda para sa sayawan, tulong-tulong na pinaghahandaan ng pamilya ng babae at lalaki. Pagdating ng gabi, bukas na ang bulwagan para sa sayawan. Pero bago buksan ang dance floor para sa lahat, syempre, una munang sasayaw ang ikakasal. O, yung ating mga kamag-anak dyan! Lumabas na kayo! Dito, maaari silang sabitan ng pera ng kanilang mga ninong at ninang, ng kanilang pamilya, mga kaibigan, at maging ng mga kapitbahay na dumalo. I-share niyo na yung blessing niyo para sa kanilang dalawa. Bago ang reveal kung magkano ang nakuha na ikakasal, tumungo na muna tayo sa main event. Madaling araw pa lang, nag-aanda na si Mian kasama ang kanyang buong pamilya. Habang ang groom nauuna para maghintay sa simbahan. Siyempre, nakaka-excite po. Then, pagod. Pero worth it po ang sadya ang pagkapagod. Siyempre, kakasal na. Magiging akin na. Yun po.
Matapos ang kasal, may mahalagang papel ang mga suman at kalamay. Sa reception, isasagawa ang tradisyon ng pagbili ng mga panindang suman at kalamay. 7, 8, 9, 10,000. Thank you so much. Isa-isang iaanunsyo kung magkano ang ibibigay ng mga ninong at ninang sa bagong kasal kapalit ng biniling suman at kalamay. Ang tawag nila rito, sabugan. Okay, 1, 2, 3. Bukas din ang pagbili ng suman at kalamay sa mga kamag-anak, kaibigan at iba pang bisita. Ayon sa tradisyon, ang bayad nila dapat may pasobra. Paniwala kasi ng mga Batanggenyo, swerte kung may butal. 8,187. Tinatawag na unang hanap buhay ng mag-asawa ang perang malilikom mula sa sabitan at sabugan. At ang pinakahihintay na reveal kung magkano ang kabuuang halagang maiuwi ng mag-asawa, 200,000 at 300 piso. Tanggapin mo. Tanggapin mo ng hanap buhay. Iingat at kaalagaan. Pagyayamanin. Huwag mo gagastos sa inyo. Huwag mo pahihiram. Tinatanggap ko aking iingat at pagyayamanin. Para kina Mian at Jack, kahit na sa makabagong panahon, ang kasalang Batanggenyo pa rin ang kanilang pipiliin. Ito na din po kasi yung nakagawian dito sa Batangas. At saka yung matatanda po dito sa amin, tinuloy na lang din po namin yung tradisyon na nasimulan nila. Kasi po nung nililigawan ko siya, sinunod ko po yung tradisyon ng paliligaw araw-araw. Kaya ngayon nagkakasal na po kami, sinusunod pa rin po namin yung tradisyon. Sa bawat Batanggenyo, hindi nawawala na sumunod. So, kung ano man ang kinaugalian. Importante na maging very distinctive Batanggenyo wedding. Even if you're in that high social status, in comparison, nandun ka sa mababa, hinding-hindi mawawala ang ikangay ang pagpipilit ng mga matatanda na ito'y gawin mo, ito ay ayusin mo, walang masama kung ito ay ating susundin. Ang say din siyempre ng mga Batanggenyo, ala eh, mas pipiliin pa rin nila ang traditional nilang kasalan kaysa sa kung ano ang uso. Unlike now, modern wedding, so uninvited person, uninvited guest. So here, everyone's welcome. Masaya! At ang mga tao ay may pagkakaya.